Mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo, ating tunghayan ang mga bagong balita dito sa Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ang mga pagbabatikos ni Atty. Harry Roque laban sa pag-aminda sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative. At sinabing mabibigo lang ito dahil sa lantarang panunuhol at mapaglinlang na taktika gamit ang pundo ng taong bayan galing sa pundo ng mga mamamayan. At bago ko umpisan ang bidyong ito, huwag mag-atubiling mag-subscribe sa aming munting channel, Artflame TV, at kasama ko si Idol Nel. Sa bago palang nakapanood sa bidyong ito, mag-like at mag-share para ma-update naman kayo sa mga susunod na mga videos. Mag-intro muna tayo mga kababayan. Kasama ko rin po doon siyempre si PRRD at masay-masay po siya dahil isa sa best friends naman niya si Tita Olivia. No? Anyway, ang ating pag-uusapan, sumusuway ba nga po talaga si Speaker Martin Romualdez kay PBBM? Isa-isahin natin. Ang sabi ni Presidente PBBM, at maaalala niyo to, hindi ko kinakailangan ng charter change para magkaroon ng pag-unlad. At ang nangyari nga is, matapos ang isang taon, talaga namang isa tayo sa pinakmalakas at malagong na paglaki ng ekonomiya. No? So tama, hindi kinakailangan ng charter change para umunlad ang ekonomiya. Pero ang Speaker Romualdez, kaya sabi niya kinakailangan amendahan ang economic provisions ng charter change. Pangalawa, pirma. Abay, ang sabi ni Presidente, itigil yung pirma na yan. Dahil yan ay nagiging dahilan para tayo maging hati-hati. At saka, hindi niya nagustuhan yung pagbabayad ng suhol na nakita niya sa television. Bagamat ang nagsabi nito ay si Speaker, si Senate President Zubiri, matapos makipagpulong sila nung araw ng Van de Honor, kasama si Senate President Zubiri, Senate Pro Tempore Legarda, at saka si Speaker. Ang sabi nga, napakainit daw ng talakayan. Pero matapos ang pagpupulong na yan, tinalaga ni Presidente ang Senado na manguna para dito sa pagbabago ng economic provisions, at hindi nga sila sigurado kung kinakailangan pang baguhin ang ating saligang batas kasi po pwede naman niyang gawin sa pamamagitan ng batas. Abay, matapos ma-anunsyo to, anong nabalitaan natin? Tuloy pa rin ang pirma. Tuloy pa rin ang pagkalap ng pirma. Tuloy pa rin ang pag-deposito ng mga pirma sa COMELEC. At syempre, tuloy pa rin ang pamimili ng mga signatures. Pangalawang beses na po yan na pagsuway, di ba po? Yung ano naman, yung impeachment ni Sara Duterte, hindi naman siya sumuway. At least hindi pa. Kasi yung pirma, malinaw ha, sa usapan pa yan, sa harap pa ng pinakamataas na mga opisyalis ng Senado. Pero sinuway pa rin ni Mr. Speaker. So ang tanong, talaga bang sumusuway si Speaker kay PBBM? Gaya ng mga sinabi ni PBBM na hindi kailangang amindahan ang saligang batas para sa charter change at para hikayatin ang taong bayan na himukin sa ikakaunlad sa bansa. Ganun din ang mga pananaw ng mga senador at ni Atty. Harry Roque na huwag ipagpilitan ang pag-aminda ng konstitusyon dahil sa pansariling kapakanan gamitin sa pag-aabuso ng kapangyarihan. At sabi ni PBBM, hindi maaring makipagtulungan sa ICC dahil matagal na wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Ito ang mga pananaw at pahayag ni Spokes Harry Roque kung bakit matigas ang ulo ni Speaker Martin Romualdez dahil may gustong at tinatagong agenda ito. Nagsalita ang Presidente 7 buwan nang nakakalipas na hindi siya makipagtulungan sa ICC dahil labag yan sa ating soberenya. Pero anong sinabi ni Secretary Boying Remulla 5 araw pa lang nakakalipas? Si Secretary Boying Remulla po kasi, kaiskwela namin sa UP College of Law.
So, sila po talaga ay mag-contemporaries. Kami po ay magko-contemporaries. Pero ang diferensya, silang dalawa ni Speaker at si Secretary Remulla mag-brad sa Upsilon Sigma Phi. So, talagang very close po yan. Okay? So, anong sinabi ni Secretary Remulla, bagamat ang huling banggit ni Presidente ay hindi siya makipagtulungan, although pag-aaralan ng pagbalik sa ICC. Ang sabi, makikipagtulungan na sa ICC ang dahilan kasi nga nagpasa ng House Resolution ang Kamara de Representante. So alam niyo po yan, magkakampi talaga sa sila sa politika, so susunod ang Secretary Remulla sa kagustuhan ni Speaker. Pero ayun, ngayon, kahapon, lininaw ni Presidente for the 100th time, hindi tayo makikipagtulungan. Anong nangyayari? Sumusuway nga ba si Speaker kay PBBM? Well, syempre, isa yung possibility yan. Bakit siya sumusuway? Eh kasi siguro iniisip niya, pinsan ako, walang mangyayari sa akin. Pinsan ako at matalik na kaibigan, walang mangyayari sa akin. Pwede po yan. Pero parang nakakahiya din kung ikaw Speaker, nababalik na rin ng Presidente. Miski suway mo siya, nalalaman ng mga kasama mo sa Kongreso na parang hindi pala kayo tugma ng nais ng Presidente at kaya ka namang hinalal. Ang perception is, siya ang pinakamalapit kay Presidente. Pero beyond the fact na pinsan siya, ano pa kaya ang dahilan? May nagsasabi, ay, alam ni Speaker ang lahat ng sekreto ni PBBM. Pero kung sekreto yan, at kung talagang ibubulgar na Speaker ang mga sekreto ng Presidente, hindi ba kung bubulgar niya ang mga sekreto, pati siya ay mawawala sa posisyon? Dahil Speaker naman ay hinalal ng mga kapwa-kongresista dahil endorse siya ng Presidente. So parang hindi ata sekreto. Or, ito ang pinakamalala, baka naman sa mulat-mula, si Speaker talaga ang nasusunod. Hindi ko alam kung bakit. Pero malinaw po yan, ha? Hindi siya sumusunod sa sinasabi ng Presidente at ang pinaka-nakakatakot ay siya talaga ang nagdedesisyon. Ano pa yung dinidesisyon na ni Speaker? Yung relasyon natin sa China. Kasi silang dalawa magpinsan, yung Ambassador to United States na si Bibbs Romualdez, eh talagang maka-Amerikano sila. Nung bagong-bago si Speaker, si PBBM, ang sabi naman niya, China ang pinaka-importante nating partner. Kasi nga, pangalawang ekonomiya sa daigdig, kapitbahay natin. Pero nabago. At tingin ko yan, sa impluensya talaga yan na magpinsang Romualdez, Babes and Martin. So ang final possibility ay hindi sumusuway. Siya talaga nagpapatakbo ng gobyerno. Tulad ng anumang political na usapan, may iba't ibang perspektiba at opinion hinggil dito. Ang mga opinion namin sa Arflame TV ay maaaring mag-iba-iba depende sa pananaw ng bawat isa. Kaya mag-subscribe na para masubaybayan ang mga susunod na mga videos. Maraming salamat po.